Tandang-tanda ko pa noon. Sobrang saya ko. Natanggap kasi ako bilang gwardiya sa MRT. Matagal ko na kasing pangarap na makapagtrabaho sa Maynila. Ang sabi kasi nila, malaki raw yung sahod doon. Kaya nagtawagan ako ng agency para sabihin na magsisimula na. Hindi na ako nag-itubiling lumuwas ng Maynila. Nako, mag-iingat ka sa Maynila anak ha. Marami pa namang gago doon. Tawagan mo agad kami kapag may nangaway sa'yo doon ha. George, sabi sa akin ni tati bago ko makasakay ng bus. Nako naman pa, matanda na ako. Kaya ko na sila no. Pagkaalis ko, wala akong naramdaman na kahit na anong kaba. Sabik na sabik pa nga ako. Lalo pat nalaman kong sagot ng agency ang titirhan kong bahay. Makalipas ng ilang oras mula sa probinsya namin, nakarating na rin ako sa address na tinutukoy sa papel. Alas 12 na po ng gabi noon. Sa parting yun, wala na pong gaanong tao. Medyo nasa dulo na yata kami ng Baclaran o sadyang malalim na talaga ang gabi noon kaya hindi matao. Sigaw ko ng sigaw ng tao po noon. Kinakat ako na rin. Pindot na rin ako ng pindot ng doorbell. At ilang sandali lang, lumabas ang isang babae. Ikaw na ba yung George? Ngumiti ako sa kanya. Opo, ako po yun. Bakit naman kasi gabing-gabi kayo na nakarating eh? Tulog ni mga boarders. Baka nakabulabog ka pa. Halika na, pumasok ka na rito. Bilisan mo at baka magising yung aso. Malaki ang boarding house na yun. Pero halata na yung kalumaan. Marami ng alikabok ang bawat sulok sa kisame. Yung mga ilaw naman sa hagdanan, parang mapupunti na. Gemma ang pangalan ko. Ako yung landlady dito. Kapag may kailangan ka, ako yung kakausapin mo ha. Hindi kung sino-sino. Siya nga pala, bawal lang maingi rito. Kung magpapatugtog ka, pwede kang lumabas. Huwag dito sa loob. Gwardiya ka hindi ba? Madalas kang uuwi ng gabi. Kaya kung ano yung makikita mo, magsawalang bahala ka na lang. Si Ate Gemma, parang nasa late 30s pa lang naman. Batang-bata pa nga eh. Kahit nga masyadong hindi ko naiintindihan yung mga pinagsasabi niya, sumang-ayon na lang ako. Oh, heto ang susi mo. Dito na tayo. May duplicate ako nito. Sige na, mauna na ako ha. Bahala ka na dyan. Umalis rin siya kaagad. Napapailing nilang ako sa ugali niya. Sungit-sungit na parang medyo mabait. Basta ang gulo niya. Pero kung sa bagay, niistorbo ko naman kasing pagtulog niya. Napatingala ako sa lumerong nasa taas ng pintuan. Room 13. Natawa nga ako saglit eh. Kasi ang sabi nila, malas daw yung numero 13. Pero binaliwala ko na lang. Ang importante sa akin nun, meron na akong trabaho. Meron pang matutuloyan. Pagpasok sa loob, humiga ako agad. Nalimutan kong isara ang pinto dahil sakta maren. Pagod na pagod kasi ako nun. Kahit wala naman akong ibang ginawa kundi umupo lang sa biyahe. Grabe, nakakapagod ah. Sana worth ito. Nang mapalingon ako sa pintuan, napansin ko na parang may babaeng nakaputi ang dumaan. Napabangon ako. Hindi ko alam kung tama ba yung nakita ko. Yung babae kasi, para siyang nakalutang. Ginawa ko, dahan-dahan akong lumapit doon. Pagtingin ko sa hallway, wala naman. Walang tao. Sinarado ko yung pinto. Pinagbalagay ko na lang na baka dahil sa pagod kung ano-ano na yung nakikita ko. Kaya nag-ayos na lang ako naggamit noon. Nawala yung antok ko sa hindi ko malamang dahilan. Sa kalagitnaan ng pag-aayos ko, nakarinig ako na may kumakatok sa pintuan. Mga bandang alas dos na noon. Kaya nagtataka talaga ako kung sino yun. Malabo din namang si Ate Gemma. Kasi malamang bumalik na sa pagtulog yun. Hindi ko na muna binuksan. Pero sunod-sunod na katok talaga yung nangyari. Nakaramdam na ako ng inis. Dali-dali kong binuksan yung pinto. At pagsilip ko, wala namang tao. Noong mga sandaling yun, bigla akong nakaamoy na parang kandila. Kinilabutan ako noon. Hindi ko na binuksan yung pinto. Kahit pa makailang katok siya, wala na akong pakialam.
Kinabukasan, tanghali na po ako nagising. Meron pa akong isang araw para magsimula. Ilalaan ko sana yung araw na yun sa pamimili ng iba ko pang gamit. Kaso nga, magulo yung utak ko sa mga katok na narinig ko. Kinausap ko agad si Ate Gemma noon. Hindi kasi talaga ako matahimik eh. Kumakatok sa'yo? Huwag mo na lang pansinin. Eh, maingi po kasi. Nihihirapan ako makatulog. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Di ba ang sabi ko sa'yo, huwag mo na lang pansinin. Napauo na lang ako. Ramdam ko kasi yung pagkailang. Ang gari niya makatingin. Para akong napahiya nun. Kaya naisipan kong bumalik na lang. Habang naglalakad ako sa hallway nun, sa bawat pintuan na madadaanan ko, may mga nakadungaw. Nakatingin sila sa akin na para bang sinasabi na umalis na ako. Psst! Bago ka ano? Tanong ng isang lalaking kalbo. Oo. Diyan ang pangalan ko. Ako lang dito yung nag-iisang kumakausap sa mga bago. Kaya magpasalamat ka. Ganun ba? Salamat. Ngumiti lang ako sa kanya. Sabay pasok sa kwarto ko. Pagsara ko ng pinto, nagtaka ako. Yung mga gamit ko kasi, bigla po nagkalat. Yung iba pa, nasa sahig. Agad din mang pinagdadampot yung mga yon. Pagkuha ko sa isang damit sa may sahig, napasilip ako sa ilalim ng kama ko. Pucha, may nakita kasi akong kami ng babae. Akala ko nga namamalikmata lang ako, kaya kinusot-kusot ko yung mga mata ko. Pagtingin ko ulit sa ilalim ng kama, napasigaw ako kasi may babaeng nakabuluktot sa ilalim. Pucha, sino ka? Lumabas ka dyan! Pero walang tumutugon. Nakaramdam na ako ng panlalamig noon. Kahit na nagtatayuan yung mga balihibo ko, lakas loob pa rin akong sumilip sa ilalim. Nasaan na yun? Grabe na yung kaba ko noon. Ang sikip ng dibdib ko. Bigla kasing nawala yung babae sa ilalim. Iba na yung tumatakbo sa isipan ko. Kaya ang ginawa ko, lumabas ako. Kumain na lang ako sa karinderya na katapat lang din ng boarding house namin. Uy, okay ka lang? Napaangat ako ng tingin. Si Jen pala yun. Base sa mukha niya, parang alam niyang may pinagdadaanan akong kakaiba. Matagal ka na bang nasa boarding house na yan? Oo. Bakit? Nagpaparamdam na ba siya sa'yo? Teka, alam mo rin yun? Lahat talaga ng bago, pinagpaparamdaman niya. Katulad ng laging sinasabi na Ate Gemma, huwag na lang papansinin. Hayaan mo, magbubukong tanga rin yung babae na yun. Magsasawa rin yan sa pagpaparamdam kapag wala lang pumapansin. Oh, paano ko namang hindi papansinin? Siya kaya mismo yung lumalapit sa akin. Nananahimik ako eh. Ay, masasanay ka rin. Pero seryoso pare. Kapag pinansin mo kasi ng pinansin yan, hindi kanya lulubayan. Maniwala ka sa akin. Natigil ang pag-uusap namin ng dumaan si Ate Gemma sa harapan namin. Lumipas ang tagpong yun. At sa bilis ng oras, hindi ko namalayang unang araw ko na pala sa trabaho. Nakakapagod ang pagsaba ko sa trabaho noong araw na iyon. Maraming tao sa Baclaran at talaga namang hindi na mahulugang karayom. Nag-overtime pa ako. Kaya alas 3 na ng madaling araw ako nakauwi. Nung pagpasok ko ng gate, tahimik na yung boarding house. Pagdating ko naman ng hallway, nakaramdam agad ako na panlalamig. Bukod pa doon, parang may mga yabag ng paa ako naririnig. Lumingin ako sa hagdanan. Wala naman nakasunod sa akin. Nang ihahakbang ko na sana yung isa kong paa, may pumulong sa tenga ko na hindi ko naman maintindihan. Hakay ba yung init ng hininga niya? Napataas na yung boses ko noon. Nagbadali ako makapasok sa loob ng kwarto ko. Napadasal ako ng wala sa oras. Sumiksik ako sa gilid ng kama ko dahil sa takot. Wala akong mapagsabihan noon. Hindi ko naman magawang ikwento sa pamilya ko. Baka pagtawa na lang ako ng tatay ko at sabihin ang laki-laki kong tao, tapos takot ako sa patay.
Dinampot ko na lang yung cellphone ko. Nilaro na lang ako noon. Maya-maya, sa peripheral vision ko, yung baso po sa lamesa, napansin kong parang gumagalaw. Nakikiramdam ako noon hanggang sa naramdaman ko na lang na parang may tao sa ilalim ng kama ko. Paano ko nasabi? Meron kasi bumubukol sa kutsyon. Alam mo yun, parang may umuumbok sa ilalim. Kinuha ko agad yung rosaryo ko. Sinimulan ko magdasal. Pero, mas lalo ako natakot. Kasi naririnig ko merong sumasabay sa akin. Nang tumigil ako, tumigil din siya. Marahan ko namang tinilit yung mata ko. Pucha, sa harapan ko, nandun yung babaeng tuguan yung mukha. Direktang nakatingin sa akin, nakangiti. Nakasuot siya na parang pangkasal. Layuan mo ako. Wala akong kasalanan sa'yo. Maya-maya, umatras siya. Ako naman, nalaglag na sa kama noon. Habang nakasubsub yung mukha ko sa sahig, ramdam ko yung paglapit niya sa akin. May mahinang boses ang bumubulong sa akin ng isang lingwahe na hindi ko maintindihan. Makalipas ng ilang minuto, nawala na rin yung babae. Biglang umaliwalas yung kwarto ko. Sinamantala ko naman yun para bumalik sa kama at magsuklob ng kumot. Makalipas ang isang oras, nagising ako. Nakaedi pala ako. Sumilip ako sa labas. Madilim-dilim pa rin noon. Alas 4 pa lang yata o alas 5. Nakaramdam ako ng gutom noon. Ang ginawa ko, lumabas ako para bumili ng pandesal. Pagbukas ko ng pinto, nasa tapat si John. Parang matagal niya nang hinihintay na lumabas ako. Bakit dyan? Anong problema? Pare, umalis ka na rito. Hindi ka niya patatahimikin hanggat hindi ka niya napapatay. Tatakutin ka niya sa takot. Si John, palingulingo noon, parang ayaw niyang merong makarinig sa amin. Ako naman, hindi ako nakapagsalita. Takot na takot pa rin kasi ako ng mga sandaling yun. Kaya partida wala pang isang linggo, sinunod ko na lang yung sinabi ni John. Nag-impake na ako bago pa sumigat yung araw. Hindi na nga ako nagpaalam kay Ate Gemma. Bandang alas 6, tinulungan ako ni John na makahanap ng bago uupahan. Pinahiram niya lang ako ng pera. Wala pa kasi akong pera-pera noon. Maayos at malinis naman ang bago kong nalipatan. Di hamak na mas magaan ang aura sa lugar na yon. Pero unang gabi ko sa bahay na yon, pinangungot ako. Napanaginipan ko ang babaeng nakasuot ng pangkasal. Nasa altar siya ng simbahan. Umiiyak ng dugo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Kaya pagising ko, agad kong kinausap si John. Base sa kanya, lahat doon ng lalaking umuupa sa room 13, inaakala ng multong yun ang asawa niya. Ganito kasi pare yung nangyari. Doon sa room 13, nangupaan sila dati ng asawa niya. Actually, fiancé pa nga lang eh. Ikakasal yun sila. Pero, nagulat na lang kami nang makarinig kami ng putok ng barlas sa kwartong yun. Patay yung babae pare. Pasag yung bungo. Tinitad ba naman ang bala sa mukha at ulo? Nahuli naman yung lalaki. Ang sabi ng lalaki, kaya niya raw nagawa yun. Kasi meron daw bumubulong sa kanya. Para raw demonyo. Ewan ko. Ang weird nga ng rason niya eh. Basta nga alam ko lang, parang may sumpa yung kwartong yun. Lahat ang titira doon, kung hindi mababalo eh, nagpapakamatay. Mabuti na lang, nakaalis ako sa boarding house na yun. Lalong-lalo na sa sinasabi nilang impyernong kwarto na yun. Sabi pa nga ni John, maswerte pa raw ako. Nigawa ko rin kasi makaalis habang hindi pa lumalala yung pagtingin sa akin ng multo. Yung mga nauna rin kasi sa akin, karamihan, nagpapakamatay ka agad. Palagay nila John, dahil sa sobrang takot. Pero ako feeling ko, dahil siguro malapit ako sa Panginoon. Matasalin kasi akong tao eh. Tsaka, malakas yung panalalik ko sa Diyos. Siguro,
isa rin yan sa tumulong sa akin. Mula po nang lumipat ako, wala na pong nagparamdam sa akin. Ang huli pong balita ko sa kwartong yun, nasunog na ata. Hindi ko alam kung bakit. Kwento lang sa akin ni Jan. Ilang taon na rin kasi nakalipas mula nun. Pero mabuti na lang din na nasunog yun. Kasi baka marami pang magaya na katulad ko na ang hanap lang ay marangal na trabaho.